magandang araw muli mga kapwa ko FW dito sa Oman. Good day, Juan in Oman. Unfortunately, today is not a very good day dahil ang Ministry of Health ay nakapagtala ng panibagong kaso ng COVID-19, which is today ay 168, highest so far sa isang araw. Nakagulat dahil ang total number na natin ngayon ng positive case dito sa Oman ay 2,903, including the 13 na binawian na ng buhay, ano po. So I think this case is from Suwaid as per the Tarasud app, ano po. So makikita po natin sa figures as of May 6, 2020, 12 PM ngayong araw, ano. Meron na tayong total case na 2,903. Yung currently sick ay 2,002, 13 yung namatay, and 888 na yung recovered. So, as you can see, the number of deaths is 12 dito sa Muscat, ano po. Pagka titignan natin yung detalye ng Muscat Governorate, of course, yan. Ito yung breakdown ng death. Sa Cebu, merong 4. Then, sa Matra, 8. Total of 12. So, yan, yung sa Muscat, ano po. Then, makikita nga natin yung pinakahuling kaso ng pagkamatay, ano, is sa North Batina. As you can see here, the death is 1. So, if you go to the detailed view sa North Batina, makikita natin is ito, number of deaths sa Suwaid is 1. So this is the 13th case, ano, na namatay outside the Muscat Governorate. So ngayong araw, like I said while ago, nasa 168 yung confirmed cases, total of 2,903. Kung titingnan natin sa buong GCC, ano, tayo pa rin yung pinakamababa sa GCC compared sa other countries in GCC. Unlike Saudi Arabia, who has 30,251, Qatar 17,142, UAE is 15,192, Kuwait 58,004, Bahrain 3,720, and of course yung dito nga, Sultanate of Oman 2,903. So far so good, tayo pa rin yung pinakamababa sa GCC, but then virus is virus, you know. So titingnan naman natin yung graph, ano, para makita natin yung itinaas ng positive case dito sa Oman. So, coronavirus infection in Oman, ito nga, 168 yung dagdag niya yung araw na to, with a total number of 2,903. Death is 13. Currently infected, 2,002. Total recovered is 888. Yan, parehas lang po yan. So, makikita natin dito sa banda rito, ano, na yung 168 today is the highest. Wednesday, 6 May 2020, 168 daily infection. Yan, 168. Then the second so far is, I think, 144 na naitala noong April 20. Then the next one is 143 na naitala noong April 29. So far, like I said, 168 na daily infection is the highest so far. Ako. So, ayan. Mag-iingat lang po tayo palagi, ano. Let's see the detailed cases sa mga governorate, ano. So, let's start with Muscat. So, sa Amirat is 54. And then, Muscat, 16. Cebu, 260. And then, Kuryat is 3. Sumatra is 1,556. So, Bauchar, 215. Ayan, detalyado po yan. Ano po? Then, titingnan naman natin sa South Batina. Barka is 129. Musana, 44. Nakal, 19. Rostak, 40. Wadi Al-Ma'awil, 9. Alawabi, 44. Ayan. Linaw po, ano? And of course, North Batina, Chinas, meron pong 34, Liwa, 10, Asuwaik, 31, at saka yung 1 death, Saham is 12, Alcabura, 13,
Sohar is 35. Then let's see naman sa South Sharkia, Sur is 14. Wa'al Wafi, 4. Jalan Bani Buhasan, 1. And Bani Bu Ali, 115. So sa Taklia naman tayo, Niswa is confirmed case 60, Ski 7, Bidbid 4, Adam 2, Bala 21, Hamra 3, Samuels 27, Mana is 3 cases. Sa Adahira naman tayo, Yangkul is 1, Dam 12, Ibri 38, North Sharkia, Mudaybi 19, Ibri 9, Bidia 4, Al-Kabil 4, Santofar tayo, Salala of course 17. Sa Alburay may naman tayo, 6 confirmed cases. And Musandam, Kasab 5, Mada 1. Sa Alwusta region, Haima 2. So ayan po ano, yung latest ngayong May 6, 2020. So yung 168 new confirmed cases ngayong araw is the highest so far for a daily result. Then 13 case of death with coronavirus sa Oman, which is naitala nga sa Suwaik. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po tayo, stay safe, and practice social distancing. God bless.